Ito ang kasaysayan ng pinakakinakatakutan at kinamumuhi ang commander ng mga Moro at ng MNLF dahil sa kalupitan nito sa kanilang mga kasamahan, gaya ng pagtatanggal ng mga tenga at utong na siyang ginagamit niya bilang anting-anting. Ano ang kinalaman ni Pangulong Ferdinand Marcos dito at sino ang nagpatahimik sa kanya? Kilalanin natin si Feliciano Luces o mas kilala bilang si Commander Toothpick. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. 35 taon nang binabantayan ng mga caretaker sa isang lokal na sementaryo sa North Cotabato ang libingan ng isang lalaking pinaniniwalaang ang mga buto kahit kapiraso lamang ay maaaring gawing isang makapangyarihang anting-anting. Si Feliciano Luces ay ipinanganak noong 15 ng Enero 1951 sa bayan ng Lawaan, Antique. 1960s nang kanyang lisanin ang Antique at nanirahan sa UPI Maguindanao upang magtrabaho bilang isang magsasaka. Iumano ay nangako ang pamahalaang Ferdinand Marcos ng masasakang lupa sa Mindanao sa sinumang nais na mamuhay doon. Dahil dito at sa pagkakataong magkaroon ng kabuhayan at lupang masasakahan ay maraming taga-ibang probinsya ang lumuwas papuntang Mindanao upang permanenteng mamuhay roon, lalo na ang mga taga-Visayas, at dahil dito ay dumami din ang mga Kristiyano sa lugar. Karamihan ng mga ito ay mula Iloilo at Negros. Noong 1967, binuo ni Feliciano ang grupong Ilaga sa UPI, South Cotabato. Ang Ilaga ay salitang hiligay noon para sa daga. Taong 1970s, ginamit naman ito ng 7 underground founders at financiers nila na karamihan ay mga mayor ng lokal na munisipalidad sa lugar. Tinawag nilang Magnificent Seven ang kanilang sarili. Ang pinakalayunin kaya binuo ang grupo ng Ilaga ay para kontrolin o supiin ang mga rebelding MNLF sa Mindanao. Dahil umano ito sa pagkadismaya ng gobyerno at sa otonomiyang hinihingi ng mga Moro sa Mindanao. Si Feliciano Luces o mas kilala bilang Commander Toothpick dahil lagi itong may kagat-kagat na toothpick sa kanyang bibig ay protege ng Philippine Constabulary Captain na si Captain Tronco. Ginamit ng militar ang grupo ng Ilaga upang pigilin at kontrolin ang mga opensiba ng rebelding MNLF at naging epektibo sila dito. Bilang mga katuwang ng gobyerno ay binigyan sila ng mga baril at bala na kanilang magagamit upang labanan ang mga rebelde. Ipinagtatanggol ang mga sibilyan ng mga Ilaga, lalo na ang mga dating naging biktima ng mga Moro, kadalulusupin ng mga ito ang kanilang barangay. Bagamat may mga barangay Home Defense Unit o BDHU ang bawat barangay, nakasalalay pa rin ang kanilang kaligtasan mula sa biglaang pag-atake ng mga rebelding Moro sa grupo ng Ilaga na siyang nagsisilbing frontliner sa biglaang labanan. Bagamat nagapagtanggol ng mga sibilyan ay nakilala ang grupo ni Commander Toothpick, lalo na siya bilang leader sa pagiging brutal nito sa pagpatay na pinaniniwala ang mas malupit pa kaysa sa mga ginagawa ng rebelding Moro. Walang awa kung sumalakay. Sinunog nila ang ilang bahay ng mga rebelde. Kilala din sila sa kanilang gawain na pagtanggal ng mga tainga o kaya naman ng utong ng kanilang mga biktima at inilalagay ito sa kanilang mga wallet. Habang ang buto naman ay ginagawa nilang palawit ng kwintas. At ang pinakakinakagalit ng mga Moro sa kanila ay ang pagguhit ng krus sa katawan ng kanilang mga napapatay gamit ang patalim. Binago nito ang dating tingin sa mga Kristiyano na mahihina ang loob at nagpapaapi na lamang. Isa pang pinakakilala si Commander Toothpick at ang grupo nito ay ang pagsuot nila ng anting-anting na pinaniniwalaan kahit na mga kalaban nila bilang isang proteksyon na hindi tatabla ng bala ang may suot at hindi din makikita sa dilim. Kaya napakalakas ng loob ng mga Ilaga ay dahil sa paniniwala sa kapangyarihan ng kanilang anting-anting. Ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng miyembro ay nagsusuot ng kani-kanilang anting-anting. Kasakasama ng mga Ilaga ang ilang etnikong grupo ng Teduray na ayon sa isang article ay di sinasadyang napasanib sa Ilaga dahil ang ibang kababaihan ng tribong ito ay ikinasal sa ibang miyembro ng Ilaga. Bukod dito, gaya ng mga Moro ay patuloy din ang pagdami ng mga miyembro ng Ilaga. Ang iba dito ay minor de edad pa,
Mga natural na malalakas ang loob, lalo na at armado, di lang ng armas, kundi ng pinaniniwalaan nilang kapangyarihan ng anting-anting. 19 Hunyo 1971, sa araw na ito ay nagtipon-tipon ang grupo ng mga Muslim sa isang mosque sa Manila sa Carmen, North Cotabato, para magkaroon ng usapang pagkapayapaan sa pagitan nila at ng mga Kristiyano. Ikinagulat na lamang nila nang biglang nagdatingan ang mga kalalakihan na nakasuot pang-militar na parehas ng kasuotan ng mga militar sa Philippine Constabulary. At pagbabarilin ang mga nasa loob, 70 ang bilang ng namatay kasama na ang mga kababaihan at bata. Ayon sa isang article ni Avin Acuna Gulo, ang 35 taong gulang na kapitan naman ng Manila na si Captain Ting Adinagli ay inalala kung paano siya nakaligtas noong araw na iyon. Bata pa lamang siya noon. Sinabi niya na napatungan siya ng mga katawan na tumumba kaya hindi napansin ng mga armadong kalalakihan na siya ay buhay pa. At ang tanging naaalala lamang niya ay napakainit ng dugo. Namatay ang parehong magulang niya sa araw na ito. Sa kwento naman ni Sunny Gumaga, isang survivor na noon ay 13 taong gulang lamang, na bukang liwayway noong araw na iyon ay ipinatawag ang buong komunidad para sa isang meeting sa mosque ng mga taong inilarawan niya bilang Kristiyano mula Aruman, isang kalapit na barangay. Naalala niya pa kung paanong sinugod ng mga kalalakihan, kababaihan at maging ng mga bata ang ulan at lamig noong araw na iyon. Hindi daw siya natatakot dahil sinabing isang meeting lamang ito. At sino naman ang matatakot sa isang meeting? Naroon lamang siya sa maling oras at sa maling araw. Dahil nagbabakasyon lamang siya para kumita ng kaunting pera bago magpasukan sa eskwela. Sinabi ni Sunny na nasa loob na ang mga kapwa niya Muslim ay pumasok ang mga armadong kalalakihan sa entrance ng panglalaki at ang entrance naman pambabae ay kanilang sinipa hanggang mabuksan. Ang ama ni Captain Ting ay inutusan maghintay sa labas habang ang mga bata ay nag-iiyakan na at nahingi na ng pagkain. Matapos umano ang 2 oras ay pilit silang ipinasusuko ng kanilang mga machine gun at iba pang armas. Ngunit wala silang dalang kahit ano. Naisip ni Sunny na baka akala nila ay may baril sila dahil kapag may ikinakasal ay nagpapaputok sila ng mga paputok. Iginiit ng kapitan ng mga armadong kalalakihan na may armas sila at dahil wala silang inilalabas ay inutusan silang tumawag sa kanilang Diyos at magdasal. At yun na nga ang ginawa nila. Ang iba ay tumatangis pa habang nagdarasal at sa kalagitnaan nito ay nakarinig siya ng putok ng baril. Malapitan nilang binaril ang ama ni Kapitan Ting. Pagkatapos ay hinagisan ng granada ang loob ng mosque. Napalipad pa ng ilang pulgada si Sunny ngunit hindi siya tinamaan ng pagsabog ng granada dahil nasalo ito ng mga taong nasa harap niya na mas malapit sa pinaghagisan. Nasugatan siya at tumakbo ng paiba-ibang direksyon papunta Muleta, isang kalapit na barangay. May ilang gaya niya na nakatakbo din ngunit nahabol ng mga armadong kalalakihan at naitumba. Ayon kay Sunny, sinabi ng mga survivor sa loob ng mosque na matapos ang paghagis ng granada ay pinasok pa ng mga kalalakihan ang mosque upang tapusin ang sinumang makita pa nilang buhay. Nang bumalik siya bandang hapon, nang nakaalis na ang mga armadong kalalakihan, dito ay bumulagta sa kanya ang resulta ng pagpapasabog at massacre. Mga bangkay, dugo na may lalim hanggang kanyang bukong-bukong, matatanda, kababaihan at maging mga bata ay hindi pinalampas. Habang buhay nang nakaukit sa kanyang isipan ang pangyayari. At sa tuwing maaalala niya ito ay naiiyak pa rin siya at nasikip ang dibdib sa nararamdamang galit. Sumatotal, ayon sa mga interview ay hindi lamang baril ang ginamit sa ambush, kundi pati na rin granada na siyang inihagis mismo sa loob ng mosque. Matapos ang pangyayaring pagkitil sa maraming tao ay mas lumala pa ang labanan ng mga Kristiyano at Muslim. Nakaabot na din sa ibang bansa ang pangyayari dahil dito ay nanawagan ang leader ng Libya na si Muammar Gaddafi na itigil ang patayan sa Mindanao. Dahil nangangamba na baka matrigger ang mga Middle Eastern country at magpataw ng oil embargo, ay kaagad inutusan ni Pangulong Marcos ang AFP na patigilin ang grupo ng ilaga sa kanilang operasyon. Ang oil embargo ay isang paglilimita ng pag-aangkat ng krudo sa isang lugar upang makuha ang ninanais na resulta.
Ipinag-utos man ang pagtigil ng operasyon ay tila may sariling diskarte ang mga ilaga. Hindi lahat ng miyembro ay sumunod at pinagpatuloy pa rin ang pakikipaglaban. Kaya naman ang dating kaalyado nilang Philippine Constabulary ay kanila na rin nakakalaban at paglipas ng panahon ay unti-unti na din silang nawala kung hindi man nabuwag. Matapos ang pagpapatalsik kay Marcos ay nagkaroon ng peace talk at pakikipagtulungan ang mga sumunod na administrasyon sa MNLF. Sinigurado din naman ito na hindi nila ibabahagi ang ilaga sa anumang sakop ng kanilang peace talk. Ilan sa mga kaguluhang ginawa ng grupo ng ilaga. 1971, matapos ang pangyayari sa Manila, maraming sibilyang Muslim na maranaw ang tumakas papuntang Lanao del Norte upang humanap ng masisilungan habang ang ibang Muslim naman ay bumuo ng sarili nilang militanteng grupo para kontrahin ang ilaga. Isa na dito ay ang grupong tinatawag The Barracudas, Setyembre ng taong 1971. Nakasagupaan ng mga barracudas ang mga ilaga na siyang nagresulta ng daang-daang mga nasawi sa magkabilang panig. Nakalaban na din ng mga ilaga ang Philippine Constabulary at ang mga labanang ito ay nagtagal hanggang Oktubre at mahigit 60 million kabahayan ng mga Muslim ang sinunog ng ilaga. Pagkamatay, ikadalawa ng Disyembre 1982. Pumanaw si Commander Toothpick dahil sa isang karamdaman at inilibing sa Mlang Public Cemetery. Matapos ang 22 taon ay pumanaw din sa isang karamdaman ang kanyang asawa. Ayon naman sa ilang article ay hindi karamdaman ang ikinamatay ni Commander Toothpick, kundi napatay siya sa isang sagupaan laban sa mga armadong kalalakihan sa UP, Maguindanao. Ngunit hindi natatapos sa kanyang kamatayan ang kwento ni Commander Toothpick. Marami pa rin ang nagnanais na makita siya at hindi lamang nila nais na makita o kaya naman ay magbigay respeto sa namayabang leader ng ilaga, kundi ay gusto pa nilang kumuha ng isang parte ng katawan nito, partikular na ang kanyang buto. Matagal na panahon nang wala si Commander Toothpick sa mundong ibabaw, ngunit ang mga tumitingala at humahanga sa kanya ay naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng isang anting-anting. Mas pinaniniwalaan nila na kapag ito ay gawa sa buto mismo ni Commander Toothpick, ay makapagbibigay ito ng parehong kapangyarihan gaya ng sa yumaong commander. Sinasabi nilang nakikipaglaban ito at ang kanyang grupo suot ang mga anting-anting. Sa madalas na pakikipaglaban umano ni Commander Toothpick sa grupo ng mga Moro na armado ng baril ay palagi siyang nakakaligtas nang wala man lang galos. Ang huling anting-anting na nakitang suot ni Commander Toothpick ay isang pinatuyong tenga. Ayon sa isang article mula sa Inquirer.net na ipinublish nito ng 2018, sinabi ng administrator ng Mlang Public Cemetery na si Hernanda Pudong, may ilang tao na dumadalaw sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang lumalapit sa kanya o kaya naman ay sa mga trabahador ng simenteryo at nagtatanong kung nasaan ang puntod ni Commander Toothpick. Ayon kay Mr. Dapudong, hinahanap nila ang puntod ni Commander Toothpick upang tanungin ang mga kaanak nito kung maaari bang makahingi ng ilan sa kanyang mga buto. Gaya na lamang ng 3 kalalakihan na gustong makakuha ng buto ni Commander Toothpick na galing pa sa probinsya ng Surigao. Ayon sa mga nadalaw sa simenteryo ay buo pa ang puntod ng mag-asawa, ngunit sinasabi nilang wala na itong laman. Tumangging magkomento dito si Mr. Dapudong. Sinabi lamang niya na binigyan ng sapat na oras ang mga pamilya upang ilipat ang mga buto dahil lilinisin ng lokal na pamahalaan ang lumang sementeryo at ililipat ang mga buto sa isang pangkalahatang libingan. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi niyo kay Commander Toothpick at sa pamamaraan niya sa grupong ilaga? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.